sa linggong ito, mag-uumpisa po tayo ng serye ng ating pagtunghay sa 7 words of Christ on the cross. For almost 3 years, for more than 2 years of Day by Day Manila, ngayon lang po tayo magagawa ng ganitong pag-aaral ng 7 words of Christ on the cross. At napakahalaga po na muli ay balikan natin ngayon sa ating pag-aaral tuwing linggo ang person, work, and ministry of the Lord Jesus Christ. Ang mga past messages po natin, bago natin ito binigyan ng rest, yung series on the Lord Jesus Christ, has included the moral perfection of Christ, His pre-existence, the incarnation, His childhood, youth, His early occupation, at inaasahan kong natatandaan pa ng marami sa atin yung mga ito. Baptism of Christ, the temptation of Christ, His sinlessness, the transfiguration, the prophetic ministry, the teaching of Christ, the humility, serenity, prayer life, soul anguish, and the trial of Christ. All of those, napag-aralan na po natin. At inaasahan ko na ang mga main teachings po ng mga mensahe na yan ay nandito pa at naaalala pa natin. Ngayon naman po, mag-uumpisa tayo ng serye sa pag-aaral ng 7 words of Christ on the cross. Pag sabing words, hindi naman ibig sabihin isang salita, kundi 7 sentences or 7 statements of Christ on the cross. At yan po ay yung forgiveness, the word of forgiveness, the word of assurance, the word of devotion, the word of dereliction or the state of being abandoned, the word of agony, the word of triumph, and then the word of confidence. Ito po yun. At ang gagawin po natin yan, linggo, isang word, pagkatapos Miyerkules, isang word, tapos linggo uli. So you got to attend, pati ang ating pong Wednesday, para makompleto ito. Ito pong pitong salita at pitong winika ni Jesus doon sa krus. At pagkatapos pong matapos naman ang pitong yan, ay patuloy tayo sa Calvary Miracles, the Resurrection, the Ministry of Christ for 40 days, the Ascension into Heaven, the High Priestly Ministry of Christ, and then the Second Coming. So the Lord permitting, we shall be able to complete those series para magkaroon po tayo ng isang complete knowledge of the Lord Jesus Christ. Well, it probably will not really be technically complete because we always grow in our knowledge of the Lord over the years and over the months and over the days. Pero kailangan magkaroon po tayo ng full cycle knowledge about the Lord, His person, His work, His ministry, and His teachings from the time of His incarnation, the birth in the flesh, up to His return to heaven. At ngayong araw naman po, pag-uusapan natin the word of forgiveness. And we will have deliberate borrowings from J. Oswald Sanders' very wonderful write-up on Jesus Christ, the incomparable Christ. Our Father, we pray that you're going to reveal your Son, Jesus Christ, to us as we start this series on 7 words on the cross. We recognize, O Lord, our incapacity to fully understand you. Outside of your grace, O Lord, we will never know who you are. And so we pray that you're going to reveal yourself to us. In the name of Christ, take away anything in our hearts, in our minds, in our life that can hinder the blessings that you can give us. And Father, minister to us. Reveal your Son, Jesus Christ, to us in glory, in splendor, in majesty, and in power. Let your Holy Spirit minister to us to help us understand the words of the Bible and apply this in our daily lives. Father, may this not just be an academic study, but may we see ourselves all the time in relation to Jesus Christ and see through the Holy Spirit how we can be more and more like Him. Bless us. Speak to us with a simple message. On behalf of Christ, we ask it. Amen. So nakita po natin at muli nating balikan na ang Panginoon ay nananalangin doon sa hardin ng Gethsemane matapos yung tinawag nating Last Supper. Actually, Last Supper before crucifixion. Kasi nagkaroon pa naman sila ng maraming kain at pagkatapos ng 40 days. Matapos ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay. At ang Panginoon ay inaresto. Natatandaan na natin na madilim noon at may mga dalapang ilaw ang mga umaresto. Isang patunay na hindi umiilaw ang ulo ng Panginoon. Sapagkat kung nangyari yun ay di napakadali niyang hulihin. At hindi na siya kailangan pang halikan ni Judas para lang makilala ng mga aaresto. So he was arrested at napag-usapan natin lahat ang mga katiwalian sa paglilitis sa Panginoon that they broke more than 30 Jewish laws just one night. Pinagbabawal na umaresto at pinagbabawal na maglitis sa gabi. Pero ang Panginoon po inaresto sa gabi at bago nag-umaga ay meron ng hatol. O kaya ay bago nagtanghali ay nando na at nakapako na siya sa krus. Napakabilis po ng mga pangyayari. Wala pang 24 hours from the arrest, the trial, or let's probably call it mistrial,
Pagkatapos yun pong crucifixion and then the death of the Lord Jesus Christ. Hindi naglipat araw, hindi nag 24 hours. At ang lahat ng yan ay nangyari. And so the Lord was sentenced and He passed through the roads of Jerusalem, which many traditionally is called Via Dolorosa or the Way of Sorrows. Tinetrace po yung mga daan na dinaanan niya, yan ay according to tradition lang naman. At napakarami pong nagpupunta dyan, lalo kung Semana Santa, at sila ay nag-aayuno doon, at marami sa kanila naglalakad ng paluho doon sa mga kalye na yon, at tinetrace nila ang Panginoon, ang dinaanan niya. Although of course, the Bible does not require us to do this. The Lord does not require sacrifice of us because the Lord requires obedience. At pagkatapos, pagdating nila doon sa bundok ng Calvary, you know, I visited several spots in Jerusalem, and I am convinced because there are two sites in Jerusalem that they believe to be the site of the crucifixion. And I believe that the one na pinaniniwalaan ng mga ebanghelyo ay yun na nga yun. Outside of the walls of Jerusalem, there is a tiny hill. At yung pong burol na yun ay siguro ay halos ay 4 or 5 stories high lamang kung i-compare sa isang building. At yun ay korteng bungo. Kahit malayo kayo, kitang-kita yung korteng bungo yung hill na yun at sinasabi nila yun yung place that skull. Golgotha means bungo. At dyan po ay meron silang mga nahukay na pinaniniwalaan ng maraming evangelicals na doon po nalibing ang Panginoon. Sapagkat ang mga bato na bundok na ganyan, merong hukay na ganyan at pag pumasok kayo sa loob, nandun ay mayroong ang libingan. At yan ang tradisyon ng mga tao nung araw. Doon naman sa labas ng libingan na yon ay merong korteng isda na nakaukit sa bato. Yan po ang kauna-unahang simbolo ng mga Christians, isda. Kasi sabi ni Lord kay Peter, I will make you fishers of men. Kaya yung mga Christians, ginawa nilang korteng isda ang kanilang symbol. Later on na lang ho nauso yung cross as a symbol of Christ when the pagans of Rome started to use it. The cross was never a Christian symbol up to the time na hindi pa nirurule ng Romano ang Christianity. Now, inside the tomb, may nakalagay po doon sa pinto, He is risen, He is not here. At yun ang sinabi ng anghel noon kila Mary Magdalene, nung dumayo sila nung umaga, sabi ng anghel, He is risen, He is not here. Sapagkat doon po sa isang lugar naman sa Jerusalem, yung tinatawag nilang Church of the Holy Sepulchre, ito ang paniniwalaan ng mga Roman Catholic at saka ng mga Eastern Orthodox Church na doon daw inilibing si Christ. Pero wala na po yung libingan doon sapagkat may church doon at doon sa gitna ng church, doon sa ilalim, ay lulusong kayo at sinabi nila yun daw ang libingan at yung bato'y napudpud na sa dami po ng humimas at humipo at sa dami ng panyo na ikinayod doon ay pudpud na yung bato. Kung nakakita kayo ng mga sangkala nung araw na napupudpud, gano'n na ang itsura. Kaya naman, doon sa pinaniniwalaan ng mga evangelical Christians na doon inilibing si Lord, ang laki-laki nung nakalagay, He is risen, He is not here. So as not to encourage superstitious beliefs. Dahil baka pati yung mga bato ay sambahin na naman ng mga tao. And so, nagkukulang sa pagsamba doon sa inilibing at bumangon at ang sinasamba ay yung pinaglibingan. So nangyayari po yan when people become very superstitious and traditional. And so nung dumating doon sa bundok na yon ng Panginoon, siya po ay ipinako. At siguro yung mahigit mga isang dangkal at malalaking mga pako ang ginamit sapagkat kung maliliit lamang, di mahuhulog yung ipinako. And so, there was this spikes of torture at matapos na inilubog sa kanyang dalawang kamay at naniniwala po tayo na ang crucifixion na hindi po sang-ayon dun sa mga artist's rendition na nasa gitna ng palad ang pako. Sapagkat kung nasa gitna yan ang palad, mapipilas ang palad at mahuhulog yung ipinako. Sa laki ba naman ng mga tao? Kaya ba naman mga ligaments ng palad yun? Kaya dito yan sa pulso, dito ipinapako para talagang nakapako ka. Kaya malalaking mga bakal ang ginagamit nila at pagkatapos ang mga paa ay ipinako. At sa ganito pong crucifixion, sapagkat ang crucifixion ay tradisyon ng mga Romans na pagpatay, this is the capital punishment sa mga hindi Roman citizens. Pag Roman citizen ka o kaya ay respectable citizen of a country, beheading para mabilis-bilis at malinis-linis. Pero para ipako kayo doon, eh, napakatagal bago mamatay. At hindi naman namamatay dahil ipinako. Ang ikinamamatay po ng ipinako ay sapagkat nakabitin siya, habang siya ay nabibitin, yung mga laman niya dito sa dibdib ay nangihila. Kung kaya ang kanyang baga ay hindi na makabuka at hindi na makahinga. And so it is a very slow death na para kang sinasakal, nakukulangan ng iyong hininga. At syempre, ang puso, sapagkat nababanat at nakabitin yung tao, hindi rin makatibok na mabuti. Kaya konti-konti na lamang na blood ang nakakarating sa mga vital organs of the body. Kaya ang ipinapako po ay nagkakaroon ng pagdedeliryo at kasunod na rin yung slow bleeding. Kaya po napakasakit na uri ng kamatayan
At bukod doon ay meron pang kakambalian na kahihiyan sapagkat to be killed on the cross is a shame. The shame na kakambal sapagkat biruin nyo naman kayo hinubaran na at nandun pa kayo, nakatinda pa kayo at nakikita pa ng mga tao tapos unti-unti kayong namamatay. And so, yan po ay ginagamit ng mga Romans also to discourage people from fighting the government. Eh, kitang-kita mo nga naman yung mga lumalaban sa gobyerno, namamatay ng unti-unti, kaya ikaw ngayon, mawawalan ka ng lakas ang loob na lumaban pa sa kanilang batas. And so therefore, it is normal according to scientists and according to history na ang mga tao pong ipinapako sa krus ay nagsisisigaw. At maging dyan sa Muntinlupa, ayon po sa nakakasaksi na ng mga pinapatay sa sila elektrika, kahit na talagang si Totoy bato at kahit siya ang siga ng daang bakal, eh talagang nag-iiyak at naglululupasay pagka dadalhin na sa sila elektrika. Dahil talagang isipin nyo naman na kayo eh kukuryentehin. Ganon din naman ang mga ipinapako sa krus. Sa sakit ng nadaranasan nila ay napaka-normal para sa kanilang magsisigaw, magtitili, at pagmumurahin yung mga nagpapako sa kanila. O kaya kung hindi naman pagmumurahin, ay magmakaawa, humingi ng awa. And many of them lose controls of their bodily movements. Kaya meron na doon, they move their bowels, may napapaihi, at sabog na ang mga luha, ang uhog at lahat-lahat. Dahil nga, nawawala na ng control sa sarili. And so therefore, that is the normal thing to happen to somebody that was being crucified. Tingnan natin ang Panginoon nung ipinako. Ano po ang kanyang ginawa? Nung siya ipinapako at itinataas siyang ganun, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. No man was ever crucified with such presence of mind. At ang ginawa po niya sa halip na magsisigaw, sa halip na maglulupasay doon o magmakaawa o magmura, the Lord Jesus Christ, in the time of the most terrible pain that could have been a great excuse to lose control of your faculties, the Lord Jesus Christ prayed. Nanalangin. At tingnan po natin ang kanyang dalangin. Ito po yung nakarecord sa Luke 23 verse 34. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ama, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. In such a time of crisis and utmost pain, Jesus never said a word of indignation, never a word of bitterness. Ni hindi siya nagsisi. Na bakit ko ba nagawa pa ito? Bakit ba ako pumunta pa dito sa mundo? Wala po siyang sinisi, hindi siya nagmura, he never cursed anybody. Hindi niya binigyan ng babala yung mga nagpapako sa kanyang lagot kayo sa akin. Nalimutan niyo na ba kung sino ako? There was no word of complaint, no word of regret, and no word of plea. Hindi siya nakiusap. Instead, Jesus Christ prayed. And in such time of terrible pain and danger to his own person, did he pray for himself? No. He prayed for other people. He prayed for his tormentors. Isipin nyo, na sa halip na magalit siya ay nanalangin, at sa halip na ipanalangin ng sarili, ipinanalangin niya yung nagpapahirap sa kanya. What kind of love is this? At natupad po ang hula, ang prophecy ni Isaiah, Isaiah 53 verse 12, when Isaiah looked forward to the Lord Jesus Christ, more or less about 600 years before Jesus Christ was born, Isaiah was writing about the Messiah. And he said in Isaiah 53 verse 12, he bore the sins of many and made intercession for the transgressors. Natupad ang sinabi. Binilagay niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng lahat at pagkatapos ay nanalangin siya para sa mga gumawa ng masama sa kanya. The consistent habit of a lifetime, which is prayer, persisted in the most trying hour of his life on earth. What about us? Kumusta po naman tayo? What do we say and what do we do in times of pain? Ano nga bang ginagawa natin pag nahihirapan tayo? Anong sinasabi natin pag nasasaktan na tayo? Sumbatan na yan. Kahit mga mag-asawa na napakahaba ng pinagsamahan at napakalalim ng pinagmahalan sa isa't isa, pag nasaktan na yung isa, susumbatan na rin yung isa. Sakitan na. In times of pain, in times of inconvenience, in times of disappointment, what comes out of our mouths?
mga pagsisisi, mga panunumbat, masasakit ng salita, may mga ina pa na, di sana ipinisil ko na ang iyong ilong ng maliit ka pa, magiging ka lang palang suwail. May mga ganyan, mga sumbat na. May mga bata naman at sinusumbatan din ng magulang. What do we do and what do we say in times of pain? The Lord Jesus Christ, our Lord, our Savior, and our Model, gave us the perfect example of how we should face pain and disappointment to pray. And He prayed for His tormentors. What about the prayer? Tingnan po natin. Isinulat pa natin dyan. Ginawa pa nila Brother Lem at ng mga kasama niya. Father, forgive them for they know not what they are doing. Bakit Father agad ang beginning ng prayer niya? Tingnan po natin. Father, you know, in the Bible, there is no word that is idle. Lahat po ng salita dyan na may katuturan at hindi yan nandyan para lang dekorasyon. The arrest, the trial, the crucifixion of Jesus Christ could have weakened His faith in Himself. Pwede. Kung tayo, nagkakaroon ng mga kabiguan, nasasaktan tayo, kumisa nawawalan na tayo ng confidence sa sarili. Nalilimutan na natin kung sino tayo, and so we get lost. Nagkakaroon tayo ng identity crisis. And so the Lord Jesus Christ, it was very important for Him that after the trial, the crucifixion, and all the difficulties that went along with that, ay hindi niya nalimutan kailanman kung sino siya in relation with the Almighty. And so He said, Father, all the pain never dimmed His faculties as to forget who He was and as to recognize the Father in heaven from whom He came. And so, buong-buo pang kanyang faith, ang kanyang conviction, at ang kanyang self-identity in spite of everything that happened. Na napakaraming nagsasabing, oh, hindi ka naman siguro talaga anak ng Diyos. Kung Diyos ka nga, bumaba ka dyan. Sige nga, at pakawalan mo yung sarili. Kaya tayo naman, kung nagdedelirio na at naghihirap na ang loob, maaari nga tayong matempt na ano nga ba, sino na nga ba ako? Marami sa mga kabataan, pagka sila ay nasasaktan, pagka sila ay nadidisiplina, nagdududa kung sila ay mahal ng kanilang magulang. At yung iba nga, nagdududa pa, baka ampun lang ako. Ay, ako ginaganito. Lalo pang ako may sumusulsul sa'yo, eh, ampun ka lang naman eh. Napulot ka lang naman sa kahon ng gata sa baha. So, kung medyo inaapi-api ka nga, pwede ka pang maniwala. And so, maraming ganong temptation kay Lord, nakalimutan niya kung sino siya. Dahil sa daan ang nangyari, para na siyang inabandon talaga ng lahat-lahat. And so, therefore, he had a very clear faculty. And it was a statement of faith on his side. He said, Father, hindi niya nakalimutan kung sino siya. He addressed God in heaven from whom he came as Father. The closest affinity in patriarchal Israel. Yun ang closest relationship na pwede mong makuha yung mag-ama. Sapagkat sa Israel, ama ang leader, hindi ina. Sa atin po, sa Pilipinas, matriarchal tayo. Many men will disagree, but it's really happening. Culturally, we are very matriarchal. Ganyan sa Asia. All agricultural countries are matriarchal. In any case, Father, sabi niya, at sa pagsabi niya ng Father, there is no confusion about the relationship in spite of the trouble, no ill feelings, no distance despite all the pain and the suffering. Hindi siya lumayo, hindi siya umagwat kahit kailan. Sabi niya, Father. What about us? Tayo. Do we still cling to the Father in heaven despite our disappointment? Despite the frustrations? Despite pain and suffering? O pagka may mga nangyayari na sa buhay natin hindi natin gusto, nagtatampo tayo pati sa Diyos. At pati tayo lumalayo sa Diyos. And so therefore, we can never really say from the bottom of our heart, Father. Kasi tayo lumalayo, nagtatampo, nagagalit sa Diyos. Pagka yung mga deadlines na gusto nating ma-meet, yung mga kailangan natin na hindi niya ibinibigay sa oras na itinakda natin, nagtatampo tayo. Napakagandang isipin yung sinabi ni Lord, Father. Parang yung sinabing, wala akong sama ng loob. Everything is okay. Everything is the same. Nothing changes between us. Kahit nagaganito ako. Remember the prayer of the Lord sa garden? If thou wilt, let this cup pass. Kung maaari sana. You know, the human nature in the Lord was there as well. Na mahirap humarap sa crucifixion. Baka akala nyo ganun kadali dahil sabihin nyo, eh, Diyos naman siya. Huwag nyo kakalimutan that Jesus Christ was also a man. So therefore, he probably had all the fears, also the nervousness of man. And he felt all the pain because he was human. And so he said, Father, that means nothing changes in spite of this. Ganun ba ang relasyon natin sa ating mga magulang?
Kahit nagkakaroon ng mga hirap, kumisan tampuhan, nothing changes? Ganun ba ang relationship natin sa ating mga spiritual brothers and sisters in the church? Kahit hindi ka pinansin, kahit nabusan ka na isang kalderong sopak, nothing changes? O konting bagay na iiba agad? Dati ang tawag mo ay Brother Beck, ngayon ay Beck! Ulysses! Ganyan pa, bubuoyin mo pa dahil naiinis ka na. But the Lord Jesus Christ said, Father. And after that, He said, forgive them. One of the greatest teachings of the Lord is to forgive enemies. Matthew 5:44, He said, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sabihin natin, easier said than done. Madaling gawin yan. It's only in the mind. But the Lord, by saying, Father, forgive them, exemplified His teaching. Yung katuruan niya, ginawa niya. Yung sinasabi niya, pinanindigan niya, ginawa niya yun. And I like you to appreciate this, brothers and sisters. Kailan ba ipinanalangin ng Panginoon yung mga nagpapahirap sa Kanya? Kailan? At the climax of the people's rejection of Him, at the climax of the people's hatred and torture of Him, that's when Jesus Christ prayed for them. Hindi nung body-body pa sila, hindi nung magkakaibigan pa sila na nagmi-miracle siya at ang mga tao ay dinudumog siya at nagkakandara pa sa paghipo ng kanyang damit. Hindi nun. Nung siya ay tinalikuran, nung siya ay dinuraan, nung siya ay binugbog, nung siya ay binunutan ng mga balbas at siya ay iniinsulto, nung siya ay hinampas, nilatigo, nung ipinapo siya sa krus, nun niya ipinalangin ang mga ito. What timing and what proof of God's love? Can we do this? O ipinapanalangin lang natin ang mga kapatiran natin pag tayo magkakasundo. At pag nagkasamaan na ng loob, ipinapanalangin pa rin pero mamatay na sana siya. Mahulog sana siya sa hagdan. Ganito kaya ang mga prayer natin. But the Lord Jesus Christ prayed the most profound, the most beautiful, the most affectionate prayer for the people at the height of the people's rejection of Him. Kapag sinabing Christian, ibig sabihin little Christ, dapat nagagawa natin yun. Siguro hindi ganun katindi ang ating paggawa, subalit we should strive towards that end. Nasabi niya, Father, forgive them. Bakit naman Father ang forgiving party? Bakit Father ang magpapatawad? Samantalang sabi sa Matthew 9:6, si Jesus daw ay may authority on earth to forgive sins. In fact, He has forgiven many people their sins. Bakit hindi na lang siya ang magpapatawad? Why did He say, Father, forgive them? In the crucifixion, remember, Jesus counted Himself as among the sinners. In the crucifixion, Jesus was the sinner on behalf of the world. Kaya, hindi na siya ang nag-grant ng forgiveness. Because He counted Himself, ibinilang niya ang kanyang sarili na isa sa mga makasalanan. In fact, ibinilang niya ang kanyang sarili na kaisa-isang makasalanan. At ang lahat ng tao ay banal. Paano nangyari yon? Isaiah 53:12. Because He poured out His life unto death and was numbered with the transgressors. For He bore the sins of many. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body. Kaya, nung ang Panginoon po ay nakapako, siya lang ang may kasalanan sa buong mundo. Sapagkat ang lahat ng kasalanan ng mundo, inilagay niya sa kanyang katawan. Kung kaya naman, nung siya ay namatay, daladala niya sa libingan ng lahat ng kasalanan na kanyang dinala. At nung siya po'y nabuhay at iniwan niya ang libingan, nabao na doon ang kasalanan ng buong mundo. That's why ang mga taong naniniwala sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya, tumatanggap sa Kanya, inaari ng Ama na walang kasalanan dahil ang kasalanan natin dinala niya sa Kanyang katawan. Kasalanan ng mga taong maniniwala at tatanggap sa Kanya. While salvation is for all, it is good only for those that will believe in it and will appropriate it for themselves. Kaya tinatawag si Jesus na tagapagligtas. Kaya tinatawag siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit niya naalis ang kasalanan ng libutan? Sinabi ba niyang, "Koink, magic, naalis ang iyong kasalanan." No! Naalis ang ating kasalanan dahil kinuha niya, inako niya, binayaran niya. Kaya ang kasalanan, bayad. Kaya tayo ay naliligtas hindi sa paggawa ng mabuti. Dahil paggawa ng mabuti, para nagbabayad tayo sa kasalanan. Hindi pwedeng bayaran yun. Dahil kahit anong kabutihan ang gawin natin, hindi natin matatakpan ang mga kasalanan nating ginagawa. Kaya ang Panginoong Jesus ang nagtakip, siya ang nagbayad. Kaya sabi ni John the Baptist,
Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. And when Jesus Christ had taken your sins and mine and placed it on His body, dinala niya yun sa kamatayan. And so, He did not count Himself as the forgiving party because He put and placed on His body the sins of us all. Kaya tinatawag siyang tagapagligtas. Hindi quit, hindi forgive and forget, but the Lord paid the price. God's justice demanded that sin must be paid for. And God's mercy required that He pay for our sins. When Jesus Christ paid for our sins, sin was paid for, but the sinner did not pay. Yun ang ibig sabihin ng love. Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Naliligtas tayo hindi sa pagpupunyagi, hindi sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagsali sa relihiyon, hindi sa pagsunod ng mga kaugalian. Naliligtas tayo sa pagpapasakop kay Jesus at sinasabi natin, Jesus Cristo, yung kasalanan ko, ibilang mo sa mga dinala mo sa kamatayan para hindi na ako magbayad pa. Kaya tayo naliligtas sa pananampalataya. We are saved by faith, not by works. Ano naman po ang inialok ng Panginoon sa Ama para masabi niyang, Father, forgive them. Ano, quits na lang? Ganun na lang ba yun? Kalimutan na lang? Christ's bargaining chips for the deal of forgiveness was His own blood. Hindi pwedeng ang kasalanan ay kalimutan ng walang bayad ng dugo. Yan po ang sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Liban na ang dugo ay tumigis, walang kabayaran ang kasalanan. Kaya ang ginawa naman ng Panginoon, binayaran niya ang ating kasalanan ng kanyang sariling dugo. Kaya malakas ang loob niya na sabihin, Father, forgive them, for they know not what they do. When the Lord says, Father, forgive them, ang ibig sabihin niya, Father, forgive them at my expense. Forgive them and condemn me. Father, forgive them and charge it to me. Kaya po tayong mga tao, wala tayong kapangyarihan at wala tayong karapatan na manalangin sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng ating kapwa. Dahil ano ang ibabayad natin? Pag sinabi mong, Diyos, patawarin mo po ang kasalanan ng lolo kong namatay, eh anong iniaalok mong bayad? Iaalok mo ba ang iyong dugo? Ay, huwag na, lolo ko lang naman. Ganun kaya yun. At kahit tayo willing, yung dugo mo, ihuhugas mo sa lolo mo, di lalo yung dumumi. Yung dumi niya at dumi mo, nagsama pa. Lalo na siyang na-condemn. Kaya po, hindi natin maaaring ipanalangin ang namatay na. Kaya hindi ipinananalangin ang kapatawaran ng isang taong namatay na. Sapagkat wala tayong karapatan na humingi sa Diyos ng kapatawaran ng kasalanan ng iba. Dahil wala tayong ibabayad. Ang Panginoong Jesus lang ang nagkaroon ng ganong karapatan. Sinabi niya, Father, forgive them and charge it to me. Kayo po ba ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa isang kamag-anak na namatay? Para siya patawarin? Dahil ang lahat ng kasalanan ay bayad ay dugo. Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya po, maling paniniwala at umaasa sa wala ang nananalangin para sa namatay na. At ito po ay napakalaking pandaraya sa atin, kaya kailangan po tayong makalaya dito. Pero inyo, kung ako'y nabubuhay sa mundo, at ako'y hindi naman nagpapakadiyos, at hindi naman ako nagsusuko ng buhay ko sa Diyos, sasabihin ko, pag namatay ako, ipanalangin na lang ako ha? Bahala na kayo. E di ako'y nadaya, na nung namatay ako eh, hindi ko tinanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, hindi ako naligtas. Yung pala, yung kahit magdasal ang buong daigdig para sa akin, wala rin mangyayari, eh di nadaya ako. Napalagay ako sa impyerno at hindi na ako ngayon nababawi. Kaya dapat po tayong makalaya sa kasinungalingan na yan ng pagdadasal para sa mga patay. Sapagkat kung hihingi tayo ng kapatawaran, dapat ay may bayad, dugo, at dugo lang ng Panginoon. Hindi naman maaaring, Lord, patawarin niyo po ang lolo ko at i-charge niyo kay Christ. Ano naman ang karapatan natin na ipasubo siya doon? Sa ganong klaseng kondisyon, para din tayong may utang, tindahan, ang magbabayad ho, nanay ko. Diba? Hindi tama.
maliban na lang kayo inutusan ng nanay niyo na mangutang para sa kanya. Pero yung pupunta sa tindahan ng nanay, na-discovery na lang niya kasing haba na pala ng release ng tren, ang listahan ng kanyang utang, it is not right. Dahil wala naman tayong karapatan na ipasubo ang ating kapwa. Sa panahon po ng kamatayan, kahit sinong sigurong taong relihiyoso at kahit siguro sinong taong nagpaka-banal-banal, hihingi pa rin ang tawad sa Diyos sa kanyang kasalanan. Sapagkat alam niya na kahit gaano sa kabila at gaano sa siya kabanal o ka-relihiyoso, ay meron din siya talagang mga kasalanan. Kaya hihingi ng tawad. Pero nakita niyo po ang Panginoon, hindi man lang humingi ng tawad para sa kanyang sarili, ang inihingi ng tawad yung mga taong tinubos niya. Either he was a perfect imposter or he was perfectly holy. Kaya hindi siya humingi ng tawad. And of course, we believe that the Lord was perfectly holy. Wala siyang sukat ihingi ng tawad. Kaya up to his last dying breath, kasalanan ng iba ang kanya pong pinagtuunan ng pansin. The Lord knew that he needed no forgiveness because he lived a perfectly sinless life. 1 John 3:5 says that in him is no sin. And Hebrews 4:15 talks about Jesus Christ. He was tempted yet without sin. Tinukso, pero hindi nagkasala. Wala siyang bahid ng anumang karumihan. Ngayon ang tanong po, sabi, Father, please forgive them. Sino yung them? Si Sister Kleng Saino kaya yun? Diba? Si Joel Danan kaya yung them na yun? O si Rolly at Chico kaya yun? Sino kaya yun? O si Aling Epang na kapitbahay ninyo? Marami pong mga paniniwala kung ano po itong them. May nagsasabi yung them ni Lord, yung mga Romano na nagpako sa kanya. Meron naman pong nagsasabi ito yung mga Hudyo na namilit kay Pilate na siya ay ipako. And yet, may mga naniniwala. At dito po sa huli, ay kasama ako dito, na yung sinabi ni Lord na them, both the Jews and the Gentiles. The Jews, the Romans, the Filipinos, lahat tayo. Kasama na ang mga Ita, ang mga Tiruray, ang mga Tinggian, ang mga Incheck, lahat, pati Arabo, na maaari pong maniniwala. Kasama na rin dyan ang mga entertainers, lahat ng klase ng tao. Did Jesus die only for the sins of those immediately around Him and those that were directly implicated in His death? I don't think so. Napakaunti naman nun. The Lord Jesus Christ died for the sins of the world because the sins of the world necessitated the Lord's death on the cross. John 3:16 tells us, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And so therefore, the death of Jesus Christ is for the world, for everybody. Ngayon, yung pong general niya, I mean, yung kanyang prayer na ito ay merong general at merong specific qualities. Yung sinabi niyang, forgive them for they know not what they do, the general implication is that the prayer was for the sins of all men at all time. And then also, together with that, and not the expense of that, together with that, there is also specific meaning. Forgive them, the people directly involved in His crucifixion. And that we will discuss a little bit later. Ano ang premise ni Lord for forgiveness? Dalawa. Forgive them and charge it to me. And the second reason why Jesus was asking for forgiveness, forgive them for they do not know what they are doing. And so kung i-apply po natin yung specific prayer, meaning for the people directly involved sa kanyang crucifixion at saka trial, kung yun po ang gagawin natin, application, yung specific. Therefore, God's forgiveness and the forgiveness that the Lord was asking for did not include Pilate or Judas or the people that knew what they were doing. Katulad ni Pilato, alam na alam niyang mali ang ginagawa niya, kaya di pa hugas-hugas pa siya ng kamay eh, kasi hindi niya din matake yung ginagawa niya. So alam niyang mali, alam niya. Judas knew what he was doing. And so therefore, whom did the Lord pray for? In the specific category, remember, may general, yung para sa ating lahat. Those who knew not what they did. Yan di maaaring kasama, muli, sabanggitin ko, si Judas o si Pilato, o yung mga iba pa na alam nila ang kanilang ginagawa. Sins of ignorance are more easily forgivable than sins of knowledge. Peter said to the Jews later on, nung mga naniwala na sila sa Lord, Acts 3:7, Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders.
Na nung araw, kasama siguro kayo sa nagpapako kay Cruz, sa kay Lord sa Cruz, pero alam ko, you did it out of ignorance. Dahil mangmang kayo, hindi nyo naintindihan. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Maging si Pablo, sinabi niya yan sa 1 Corinthians 2:8. None of the rulers of this age understood it. Yan daw si Lord. For if they had, they would have not crucified the Lord of glory. So there was ignorance. And 1 Timothy 1:13, Paul said, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Now, I'd like you to take note of one very important thing. Ignorance does not make sin excusable. Ignorance of the law is not an excuse. However, ignorance makes the offender more easily forgivable than those that act with full knowledge. So, hindi po kung tayo mangmang, sasabihin natin, eh, kasi hindi ko alam eh. Hindi po yun ang nagiging basihan para tayo mapatawad. Kaya lang, yung nagkakasala ng walang muang at walang kamalay-malay na nagkakasala siya, mas madaling patawarin kaysa sa doon sa mga alam na alam nila ang kanilang ginagawa ay mali. And so therefore, anong klase po bang kasalanan ang mga ginagawa natin sa buhay? Nagkakasala ba tayo dahil hindi natin alam? Tumatawid ba kayo ng hindi pag-green dahil hindi nyo alam o alam nyo? Diba? Nagbe-break ba tayo ng mga law dahil hindi natin alam o alam na alam natin kaya nga nagmamadali dahil may pulis? So therefore, alam natin. Yung nagtatapon ba tayo ng basura sa mga kalye-kalye kung saan-saan sulok-sulok, alam ba natin na bawal o hindi? Alam natin. So we are committing sins of knowledge and the sins of ignorance. Kaya mahirap patawarin yung mga yan. Dapat kung anong alam natin, doon tayo kumamporme. Eh yun, meron naman kaya tayong ginagawa talagang kasalanan na, ako hindi ko alam na kasalanan pala. Parang pag nahuli ka ng pulis, ako hindi ko nakita ang red light. Hindi ko alam na no parking. Mga kunwari, gano'ng karami po sa ginagawa nating kasalanan yung alam naman natin. And so therefore, kung alam natin hindi tayo kasama dyan, so forgive them for they know not what they do. Dapat punish them for they know what they do. Dapat ganun. At marami po tayong ginagawa, alam na alam naman natin. Kung gayon pala, na mas madali namang patawarin ang kasalanan out of ignorance, tingnan po natin ang ating buhay. At hindi po para mag-excuse tayo sa kasalanan natin, kundi paano natin gagamitin ang prinsipyong ito sa pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. Hindi yung para palusutin ang ating sarili. Huwag niyo pong gamitin yan for that purpose. We should be strict with ourselves and generous with others. So, do not be easily offended by sins of ignorance against you. Ano po ba ang mga sins of ignorance against us? Unang-una, yung ignorance of who you are. Merong mga tao hindi napansin, kilala mo ba kung sino ako? Hindi mo ba ako kilala? Hindi nga. Eh kung kilala ba kita, eh gagawin ko yan. So, huwag po tayo nagagalit sa sins of ignorance of our identity. Kasi minsan nagagalit tayo, hindi naman nila tayo talaga kilala. Napagkamalang kahalimbawang tindera sa palengke, nandun ka lang nakatayo, magkano mo ito? Hindi mo ako tindera? Customer ako. Diba? Mukha ba akong tindera? Sasabihin ko ng tanong, eh, kaya nga napagkamalan eh. But the point is, bakit tayo magagalit agad? Eh, hindi naman nila alam. Diba? Or, let's not be so easily offended with ignorance of your inconvenience or suffering. Katulad nung natapakan ka, galit na galit ka, sinadya ba naman nung tao na, tatapakan ko nga siya. So, hindi niya alam. And so, bakit tayo magagalit? Eh, meron siyang ignorance. Diba? O kaya, meron ginawa ang isang tao, it inconvenienced us so much. Pero hindi naman niya sinadya, hindi niya alam na mahihirapan tayo. Naglagay siya halimbawa ng panghuli ng daga, ikaw ang nahuli. Tapos galit na galit ka sa kanya, hindi naman niya talaga inumang sa'yo yun. And so marami mga sins of ignorance. Isipin niyo pong buhay natin, maraming beses nagagalit tayo sa tao na yung sin niya against us is sin of ignorance. And so therefore, it can be forgiven. Kasi hindi naman niya alam na tayo ay mahihirapan dahil dun. And of course, may mga sins against us that are what? Ignorance of the offender as to what is right and what is expected of him to do. Hindi naman tayo nagbigay ng clear instruction. Pagkatapos nung hindi ginawa, galit na galit tayo. Wala kang common sense. Dapat galit nung ginawa mo. Kumisan, meron tayong bisita sa bahay, mga bisitang dalawang linggo nang nandyan. Darating tayo ng gabi, hindi pa siya nagsaing. Kasi mo, bihira naman to. Nakita ng gabi na, hindi pa nagsaing.
Pero sinasabi niya ba kung paggabi na, itong lalagyan ng bigas, itong kaldero, magsaing ka na? Hindi naman siguro. And so therefore, it is a sin of ignorance. Kasi hindi naman alam ng tao kung anong inaasahan niyang ikikilos, naasahan natin, ikikilos niya or not. And yet, we easily get offended. So we can easily forgive sins of ignorance. Katulad kahalimbawa nung merong isang ginabi o natagalan umuwi, galit na galit yung nasa bahay dahil nag-aalala kami sa'yo, hindi mo alam, iniisip ko, baka nasaksa ka na, baka na-hold up ka, baka ganito, baka ganyan. Yun namang tao, wala palang kamalay-malay na gano'n ang iisipin ng kasama sa bahay. And so hindi niya sinadya. Kasi kung alam niya na gano'n ang iniisip na nga sa bahay, siguro magmamadali talaga siya umuwi. What we're trying to say is this, marami po tayong beses na nagagalit, nagtatampo, eh hindi naman talaga sinasadya ng tao yun para sa atin. Kuminsan, nagbigay sa'yo ng isang family size soft drink, pagkakuha mo ng konti, tinakpan na niya agad. Dahil baka langawin, baka lumabas yung mga bula-bula, sabi mo agad, tinatakpan na, ayaw na magbigay. Kaya eto pa, ayoko na. Tampo na tayo. Sense of ignorance. You know, hindi naman nila sinasadya yun na tayo ay ma-offend. Ang hirap naman sa atin, kaya tayo laging nasasaktan, ay ang ninipis natin. Lagi na lang natin ini-interpret na ginaganyan niya ako, inaapin niya ako, kinakawawa niya ako. Lalong-lalo na po yung mga nakikitira, mga nakikisama, nakikisuno. Napaka-ninipis. Lagi na lang ang interpretation ay ganun. Kumisan, nasa isang kwarto siya, bukas ang ilaw, umalis siya sandali, dumating yung may bahay, pinatay. Pagbalik niya, pinagpapatay na ako ng ilaw, palibasa, hindi man lamang ako nakakapag-entrega. E malay ba niya na ikaw pala yung gumagamit ng ilaw na yun or something? Ang daming beses po, ganun. Nagagalit tayo agad, pero sins of ignorance. Hindi nila alam, hindi nila sinasadya. So hindi tayo dapat magalit. And there's another part na dapat po easily ang forgive. Yung pong people do something with good intentions but with very bad results. Ang ganda-ganda ng intention niya. Gusto ka lang niyang tulungan na sorpresahin ka na habang wala ka ay linisin ang bahay. Eh, nasunog ang bahay. Magagalit ka ba or not? Kay hirap naman yatang mag-forgive. Pero, maganda naman ang intensyon ng tao. Di ba? Ang ganda-ganda ng intensyon. Maraming ganun eh. Kumisan, gagawa sila sa bahay. Yung pala eh, 110 yung isa mong gamit na isaksak sa 220, umusok, nasunog, galit na galit ka. Pero maganda ang kanyang intensyon. Kumisa naman, meron mag-volunteer magluto. Pagdating ng manong nanay, galit na galit. Yung pala, bukas pa yan. Ba't yan ang iniluto mo? Ganyan-ganyan. So, I mean, good intention, pero bad result. So, sa ganun po, titingnan na lang natin yung intention. Ano ba ang hangarin niya? Kahit pa nga nagkabigubigo yung hangarin niya at ganyan, nasunog ang bahay. Eh, maganda naman ang intention. Hindi tayo dapat mag-galit, di ba? Sana naman po, at I pray na huwag mangyari sa atin yung ganun na napaka-saklap naman. But the principle is the same. People that have good intentions and bad results must be appreciated for their intentions. Kaya po kuminsan, may mga taong dumadala, nadadala, gumawa ng mabuti. Kasi hindi natin ina-appreciate kasi pangit ang nangyari. So therefore, i-apply po natin ito when we are the forgiving party. Hindi yung when we need the forgiveness. Kasi dapat strict tayo sa ating sarili at maluwag sa iba. Sins of knowledge make the offender doubly guilty. Natandaan po natin yan, maibalik ko yan. Yung mga alam na alam natin mali, tapos ginagawa natin, doble ang ating guilt. James 4:17, anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Yung nakaaalam ng tamang gawin at hindi ginawa, nagkakasala siya. Hindi mo kailangan gumawa ng mali para magkasala. Yun lang alam mo kung anong tama at hindi mo ginawa, kasalanan na yun. Titus 1:16, they claim to know God, but their actions deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing good. Yan daw po yung mga nakaalam ng katotohanan. Ang nakakaalam ng mali, na tinalikuran na niya, tapos babalikan niya, sabi sa Bible, they are like dogs. Dogs return to their own vomit. Isinuka na, kakainin pa uli, mamaya. Ganon, yung mga alam na nating mali, iniwaksin na natin, mamaya, binabalik-balikan. Sinagot po kaya ng ama ang dalangin ng anak? Did the father answer the prayer? Did he grant forgiveness? Una, specifically to the people that did not know what they were doing? And then, did he grant forgiveness to all people in the general application of the prayer? Sabi po ng Panginoon sa John 11:42, kausap niyang ama, I knew
that you always hear me. Alam ko na lagi mo akong dinidinig. Kung kaya wala tayong kaduda-duda, sinagot niya ng siya ng Panginoon ang sabi, yes na yes. The prayer was granted. At atin pong pakaisipin, bago na ilibing ang namatay na katawan ng Panginoon, yung centurion, yung opisyal na nanguna sa mga sundalo na nagsagawa ng pagpapako at pagbabantay hanggang siya ay namatay, the centurion in charge of the execution squad and those with him confessed in Christ's deity before the Lord was buried. Bago na ilibing sa Matthew 27:54, when the centurion and those with him, in other words, yung mga sundalong kasama niya, who were with him guarding Jesus, saw the earthquake, kasi lumindol po nung namatay ang Panginoon. And all that happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Yes, the prayer was answered. Nagkaroon na sila ng faith. At kung nagkaroon ng faith, forgiveness follows. Bago na ilibig ang katawan, lahat ng mga sundalo have become converts. The Lord accomplished in death what was not accomplished in life. And Acts 2:41, nung sinabi pong 3,000 ang na-convert sa loob lang ng isang araw, marami pong mga scholars ang naniniwala na ang 3,000 ito ay na-convert hindi dahil sa husay ni Pedro na magsalita, kundi ito ay answer to the prayer of the Lord Jesus Christ that they be forgiven. So they were converted. They opened their hearts to Jesus Christ. Acts 6:7, ang sabi, so the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and take note, a large number of priests became obedient to the faith. Yung mga pare, yung mga saserdote sa templo na nagpapako sa Panginoon, napakarami sa kanila ang naniwala. Well, it may be objected that not all who participated in the crucifixion were forgiven. Yes, we will take that. But remember, in every act of forgiveness, two persons are involved. Forgiveness must be accepted as much as it should be given. Sa pagpapatawad, dalawa lagi ang nakalahok. Yung nagpapatawad at yung tumatanggap ng patawad. Ang panalangin ng Panginoong Jesus, the prayer of Jesus Christ made forgiveness available to every sinful man, but it will be helpful only to those who would avail themselves of it. In other words, yung panalangin ni Jesus ay para sa lahat, pero yung lamang tatanggap ang magkakaroon. There is enough for everybody, parang ilog halimbawa, there's enough water for everybody, pero yung iinom lang ang magbe-benefit. Ganon din ang forgiveness. Yan ay para sa lahat, subalit yung tatanggap lang ang makikinabang. Kailangang tanggapin. The Lord forgave. The Lord forgave the gravest sin ever committed by a man against God. Christian, you too must forgive. We all must forgive. Can we be offended more than the Lord was offended? Maaari pa kayang mangyari na tayo masaktan, mapagtaksilan, mapahirapan, nang hihigit pa sa tinanggap ng Panginoon? Hindi na siguro. Imposible na. Kaya kung nakaya niya magpatawad, dapat tayo rin. Luke 6:37, forgive, and you shall be forgiven. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. In closing, I just would like us to look up to the Lord and say, Lord, thank you for the forgiveness that you gave me. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pagbibigyan niya ng kapatawaran sa ating kasalanan. At bilang patunay at patotoo ng ating pasalamat, magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Kung sino man ang ating dapat patawarin. Let's be alone with God for a while. Let's bow our heads in the presence of the Almighty. Sino ang dapat yung patawarin, mga kapatid? He who fails to forgive burns the bridge over which he too must pass. And so let's think about this. Sinong dapat nating patawarin? At ngayon, magpatawad tayo sa ating puso. Magpatawad tayo. At kung meron tayong dapat hinga ng tawad, humingi tayo ng tawad.
If you have to rise from your seat and ask forgiveness, do it. It is a holy thing to do. Hindi yan nakakahiya. Yan ay isang napakaganda at marangal na bagay na humingi ng tawad. And so if there's anybody here, meron tayong mga kasama dito, alam natin, kailangan natin hinga ng tawad, ibigay natin yan. Dapat humingi tayo. O kaya kung meron namang dapat tayong bigyan ng tawad, humihingi na ng patawad nun pa, ayaw pa natin, ibigay na natin ngayon. And so let's be alone with God. Think of the people that are not here. Forgive them. And think of the people that are here. Forgive them and approach them. And if the people that you need forgiveness from are here, rise from your seat. Ask for forgiveness. God is calling you. Don't harden your hearts. Let's obey the Lord. Let's be alone. And I'm going to give people a chance to go to people to either grant or seek forgiveness. Kung nandito, yung dapat patawarin o hinga ng tawad. Yung mga wala, patawarin natin in the Spirit. Let's be alone with God for a while and consider how He forgave. And to those of you who would say, Lord, I find it very hard to forgive. I like to forgive, pero hindi ko yata magagawa on my own. I need your miracle. And if that is what is in your heart, and you say, I like to forgive, but it's so hard, it seems like I cannot, but I need the power of the Holy Spirit, and you want to receive that power today, stand up, I will pray for you. Anybody who would say, Lord, I like to forgive, but I find it hard. Anybody that would like the Lord's power? Yes, sister, the Lord sees you. Who else? The Lord needs to empower us. Mahirap mag-forgive kung sa sarili lamang natin. Who else would say, Lord, I like to forgive. I know I must forgive, but I cannot on my own. Hindi ko kaya kung sa sarili ko lang. Bigyan niyo po ako ng spirito to do it correctly. Who else? I will pray for you. The Lord said, apart from me, you can do nothing. And so, liba na lang sa kanyang tulong, sa kanyang espiritu, hindi natin mapapatawad. Sino pa ang magsasabi, Lord, kailangan ko kayo. Kailangan ko ang strength niyo. With all eyes closed, let's not look kung sino ang mga tumatayo o hindi. It's not our business. It's the business of the Lord. Sino pa? Magsasabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gusto ko magpatawad. I'd like to pray for you. Lord Jesus Christ, narito po nakatayo sa inyong harapan ang inyong mga anak. Nagpapahayag ng kakulangan, tumatanggap ng kakulangan, Panginoon, na magpatawad. Subalit narito ang mga puso inihahain sa iyo, gustong magkaroon ng ganung uri ng kapangyarihan na magpatawad. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong kapangyarihan, puspusin mo ang mga taong ito. Buhusan mo sila ng inyong Espiritu Santo, Panginoon, at punuin mo sila ng iyong kabanalan upang ang iyong kakayahan na magpatawad ay kanilang angkinin at makapagpatawad sila according to your grace. May you honor their commitment, O Lord. May you empower them right now, not tomorrow, not later, but right now. In the power of the Lord Jesus Christ, in the power of His name, and by the power of His Holy Spirit, may these people forgive. Salamat po. Makakaupo na kayo. At tayo po muli ay mananalangin. Panginoong Diyos, salamat po. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan. Salamat at sa kabila ng pahirap na inabot ninyo sa mga taong katulad namin at sa patuloy na pagpapahirap namin ang inyong loob ngayon sa aming mga kasalanan, Panginoon, kayo po yung mapagmahal. Salamat at minsan hindi kayo nagkulang sa pagpapatawad at sa pag-ibig sa amin. Lord, we appreciate your forgiveness. May this appreciation express itself in our capacity to forgive others. In Jesus' name, we praise you, we thank you, and honor you.